This is so heartbreaking, mga kaibigan. Mismo sa sarili nating teritoryo, yung mga Filipino vessels po natin, binubomba po ng Chinese Coast Guard, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ano po ang gagawin po natin dyan? Nakakaawa naman po yung ating mga, hindi lang yung ating mga barko ng pamahalaan eh. Kundi po yung mga kababayan nating mga mangingisda na tinataboy po nitong mga Chino, mga kaibigan. Di ba? Panawaga po sa mga nasa pwesto, mga kaibigan. Ang mga nakita pa lamang po namin, ha? Di ba? Na kumukundi na. Diyan po sa ginawa ng Chinese Coast Guard. Shout out, no? Kaya Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa pagkundi na sa ginawa po ng Chinese Coast Guard. Nakita din po natin. Meron din pong pagkundi na si Senate President Subiri, mga kaibigan. At nandyan din po sa Congress si House Speaker Martin Romualdez. Kinukundi na po nila yung pangaharas ng mga Chinese Coast Guard nung nakaraan pong Sabado, mga kaibigan. Diba? May nakunan po yan. Mismo, video, mga kaibigan, may video po yan na, diba, para talagang sa ating teritoryo mismo, binubomba yung ating mga barko, mga kaibigan. Talagang tahasan na po yan na pambubuli. Ngayon po ang question po dito ay yung ating pong mahal na Pangulo, nagkondina na. Yung Senate President, nagkondina na. Yung pong House Speaker, mga kaibigan, si House Speaker Martin Romualdez, nagkondina na. Meron pa po tayong inaantay. Yung ating pong Vice President, baka naman po, VP Sara, ano ho, maglabas din ho tayo ng statement na atin pong kinukundi na, hindi po tayo pabor sa ginawa pong gayon ng China. Hindi ho ba? Siguro po, baka yung iba po nating mga taga-suporta, nag-aabang din po ng inyo pong ano, sentimiento tungkol po dyan. Ano ho? At sana naman po, hindi po namin maramdaman na mas papanigan po natin ang China. Ano ho? Yes po, malakas sila, pero meron naman pong ano, meron naman pong mga proper forum para po talagang kundinahin at magprotesta sa ginagawa po ito ng China. Kasi ano na lang po, hintayin po natin na pumasok pa po sila sa ating kalupaan at dito po ipakita ang kanilang, actually, a lot of them now, nagtatrabaho na po dito sa Pilipinas. Then, punta lang kayo ng BGC, ang dami nyo nang makikitang mga Chino dyan, nagtatrabaho sa mga call center, sa ilang mga kumpanya dito. May mga Chinese nationals, no? Biglang nagdagsaan dito, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ngayon po, kailangan po natin ipaglaban ang ating pong soberanya sa teritoryo po ng ating bansa, mga kaibigan. Yes, talo po tayo sa manpower, pero po sa paraan po na mapayapa, sa paraan po na kaya po natin, sana po wag po tayong magtulog-tulugan, mga kaibigan. Dahil po, ang ating pong kinabukasan po ng ating bansa, soberanya ng ating bansa ang nakasalalay po dito. Kapag pinayagan po natin sila makapwesto na dyan totally, baka kahit po sarili nating tubig, hindi na po tayo makagalaw. Ano ho? So yun lamang po, mga kaibigan, maging gising po tayo, maging aware po tayo. Kalampagin po natin ang mga pinuno ng bansa na wala pa pong ginagawa hinggil po sa malaking usapin po na ito, hinggil po dyan sa pagkubkub ng China sa West Philippine Sea, mga kaibigan. Mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyo lahat.